So this is my first reward to Father Darwin to affirm his delegation and his authority and power as a spiritual director of CFD Bohol Tagbilaran chapter. And my second reward is that I would make a public apology. This is an opportunity again to make public apology to Reverend Father Darwin for the hard words that I have spoken against him and Tim Maria and his colleagues, also with Brad Wendell Talibong, and even others if the National Board officers like National President Ryan Miliano, whom I deemed before as incompetent, but I see now that I was wrong. Brad Ryan Miliano is a very competent National President. Salute and kudos to him. I hope you will share this video with Father Darwin and Brad Ryan Miliano. And now they are having a pre-debate conference with RG Sino. Wala naman akong question sa kanyang pagiging exorcist. He's really delegated. I have read his delegation posted on Facebook. Eh, yung pagka-spiritual director niya, na-question ko yung spiritual directorship niya. Kasi, yun nga ang punto ko. Bakit hindi niya tindigan yung tinuro ng CBCP-ECDF? Kailan niya yung tindigan? Na-challenge ko siya for the rest of the months before. Hanggang ngayon. Pero this morning, nag-announce niya publicly, na-post niya sa kanyang Facebook. So, that settles the matter on that cardinal doctrine, on that cardinal issue and controversy. So, with that, I also reward Father Darwin for an apology. Humingi ako ng tawad sa kanya. I would not anymore discuss or criticize him starting today. So, sana maliwanagan kayo mga Katoliko, mga Kapwa-Katoliko. You'll also be happy with me. Please pray for me and my apostolate na I will always be guided by God, na wala lang awayan at bangayan dito sa safety. Magkaisa na tayo. Because, as I promised, you have heard from my word that starting today, I will not anymore criticize Father Darwin kasi at sa Tim Maria, sila Wendell Talibong. Kasi parang natapos na yung debate, yung mga minor issues, doon na lang natin isettle at pwede rin mag-debate kami doon na lang sa loob ng safety. Hindi natin i-publicize. No? So, siguro doon sa mga minor issues, mag-discuss kami sa safety, possibly din akong mali. Possibly din kasi i-consulta natin yan. Hindi naman ako lang mag-ano dyan eh. To criticize, they will also critic my side. May mga batayan ako, pero they also have to critic my side. They also have to listen to the CFD Conciliatory and Discipline Committee. No? Tapos sa ating mga spiritual directors, because I have also faith and respect to the spiritual directors. So, that would settle the matter. I hope that kayong mga CFD, baguhin nyo rin ang pag-iisip nyo kung dati, doon ka sa side ni Father Darwin, tapos you also love to attack me, inyo po kong gilibak diyan sa chatbox, tigilan nyo na yan, no? Kaya it would only add more fire, more heat to the already burning issues of our day in apologetics here in the Philippines in the Catholic Church. So I hope you will stop that. You will share this video, na you will welcome this and tell all safety in your chat box na mula ngayon, sabayan natin si Brad Alvin kasi irespeto din natin ang side niya na he will stop his criticism of Father Darwin Gitgano in public and Tim Maria, and he will settle the other issues that he disagree with Father Darwin inside the safety organization to the Committee on Conciliation and Discipline. And Brad Alvin has already apologized and asked forgiveness. So, bigyan naman natin si Brad Alvin ng puwang sa ating puso. So, let's us stop also criticizing Brad Alvin. So, yan lang naman lang hiningi ko. Kasi, if I concede, if Father Darwin concede, all of us here concede with each other, we respect each other, we give out exude true love for each other. Ibig sabihin, meron talaga tayong pagmamahal sa kapwa nating Katoliko. Isa talaga tayong pamilya. Eh, wala namang pamilya dito sa mundo, sa Katoliko at hindi Katoliko, na walang bangayan, walang away. Itate at nanay nga natin, nag-aaway eh. O si kuya at ate natin, nag-aaway din. Itayo din, kipag-aaway din tayo sa ating nakakatandang kapatid at sa ating nakakabatang kapatid. Ganon din sa simbahan. Pero ang importante dyan, that later on, this will be resolved. This will be resolved how? If somebody, one of the parties, the one of parties will concede, the other will also be affected. Kaya itong ginawa ni Father Darwin kaninang morning, di ano ang positive effect nito. Kaya yun ang sinachallenge ko ni Father Darwin. Father Darwin, I'll stop criticizing you if you stand with us, if you stand with the truth, unless you are still quiet till death,
ay hindi ako titigil dito kasi lalabas dyan, influence mo yung mga followers mo to stand with the heretical teaching na kontra sa simbahan, sa magisterium. Eh ngayon, nag-consist si Padre Darwin. That is, parang ibig sabihin na side talaga si Padre Darwin sa debate pa sa controversy na nanalo talaga yung CCBCP-ECDF na God that is to be interpreted literally. Ngayon ang pinaglaban ko na I have also expend much time and effort na mag-aaral tapos makipag-debate sa minions ng mga kalaban natin. Kilala niya man sila. Eh, naubos ko na yung pag-debate si Sok Fernandez, Adam Ampir, EYB, Efren Yap de la Pina, si Danny Cugtas, si Jones, hinamon ko yun, hindi man lumaban, natakot sa akin. O ito sila Jeffrey Quiliosa, mga kaibigan ko rin yan sila lahat. Pero I debated with them and I was formally defended by CBCP-ECDF na tama yung ginagawa ko, pala na lang na-proclama ako na nanalo ako sa debate. So that is enough for me. Eh dito sa side sa Team Maria, ngayon lang talaga sila nag-publicly concede in the person of Father Darwin as leader. So, kaya nga, I accept him as a spiritual director. No? Dati, I denied kasi nga, wala siyang clear stand dyan sa God died. Eh lumalabas siya ang ginawang taguan ni Sok na may pare na nag-sympathize sa stand ni Sok, which is wrong. O ngayon, klinaro na ni Father Darwin na gusto niya ng unity at synodality with CBCP, with CFD National Board. So I also have to concede, no? Masama naman akong tao kung maganda namang ginawa ng pari na nag-concede, nag-stand na gusto ko yun ang mangyari. Yun nga ang nagdinuman ko, ibinigay naman. O hindi naman nagdamot, nagbigay naman. So magbigay din ako sa kanya ng pagkakilala as spiritual director. Iangat ko rin siya. Dati na mababa pagtingin ko sa kanya, iangat ko rin siya. Kasi He now deserves and his work to be respected. So, kaya tinanggal na yung mga cardinal na mga maling aral tulad ng God Diet, Mother of God na figurative lang daw. So, sana maintindihan nyo yung point of view ko. So, from now on, I will not anymore. Here today, I end my criticism of the group. Kaya nga ako nag-publicly apologize. So, I hope that you will also share this with Father Darwin, with Vindit Talibong, and all the rest of the CFD, no? Dapat magkaisa tayo kasi yan talaga ang gusto ng Diyos in John chapter 17 verse 11 and many verses in the Bible. 1 Corinthians 1:10 sabi ni St. Paul that you should all be in one mind, no, in one purpose, one doctrine, Ephesians 4:5, one faith, no? Kaya yun naman talaga ang criticism eh kasi kasama yung pagsasaway in public, Titus 1:13, Titus 2:15, Ephesians 5:10-12. Exposing errors in public. Kaya nga may debatehante sa protestante. We do not condemn protestants, but we have to criticize their doctrine in public. Ganon din within the Catholic Church, no? So, all of these things do not make this a problem na affected kayo mga Katoliko, no? I know, I understand that you also got carried away, got affected because emotional din kayo at saka natural naman na tao tayo, no? Kayo din nadadala sa gulo, sa bangayan, pero let us just see this in our perspective that let us be positive that all of this happened, may bangayan para to make things clear, to glorify the doctrine of God, no? Ang nanalo dito ang Diyos, ang gineglorify natin ang Holy Trinity. When the Magisterium speaks about the doctrine na tama itong God-dead catechesis to be interpreted literal, hindi naman natin inangat dito ang sarili natin, membro lang tayo eh. Kundi inangat natin dito ang glory of God, the Holy Trinity, our Lord and Savior Jesus Christ. Kaya nga, dito nagkabangayan kasi yung hari natin, hindi natin kilala yung turo niya. Ituro yun ni Kristo eh, na namatay siya. Revelations 1:17-18, I died, His divine person died. Tapos may mga tumutol, membro ng kaharian, kaya may mabangayan dito, lalo na sa mga sundalo. So, sana maintindihan yung ganyan nangyayari. So, praise the Lord, glory, hallelujah na. Na-resolve na rin natin ang ating division. So, on my side, I hope you will be satisfied that from now on, I have already promised kasi nothing to criticize because Father Darwin has already conceded this morning. So, yung mga ibang doktrina niya na para sa akin, I perceive it's different from the Catholic doctrine, we can dialogue and even do debate inside the CFD National Organization. And later on, it will be judged siguro, i-consulta sa mga exorcist doon sa Manila. Then later on, consulted by CBCP kung hindi natin masettle sa CFD. So, internally na lang. Oh,
hindi na kailangan ilabas. So I also ask the kind indulgence of Reverend Father Darwin Gitano, na Father Darwin, huwag niyo na rin i-publicize yung criticism, counter-criticism niyo sa akin, na parang nag-running debate tayo, mag live exposition ako dito, o mag counter-rebuttal din kayo, i-refute niyo yung mga sinasabi ko, tapos in public din, tapos babanatan niyo rin ako. Itigil na lang natin yan, no? So, Reverend Father Darwin Gitano, Brad Wendell Talibong, and all of the Maria Jando Alabado, let's stop this mga discussion, because pointless na, kasi nagkaisa naman tayo. Yun naman ang hiningi ko. Yun naman talaga ang demand ko kay Father David, to stand with the Godly doctrine. Kasi ganyan, dyan kasi nag-umpisa yung mga maling turo, kahit yung mga minor, mga false teaching, non-eros, comes from the greater and the bigger and cardinal doctrines of our faith. Kaya gusto kong ma-confirm kay Father David nga, he stands with the magisterium, para I can doubt na yung mga kunting mga tinuturo niyang kakaiba din does not come really from him, kundi yung nabasa lang niya, nasunod o na falsely interpret niya, and it can be settled within privately within the organization. So from now on, I hope that every Catholic would be happy, every Catholic would be enlightened, na sana intindihan niyo rin ako. I also ask apology to the public, especially to the Catholic faithful, the layman, na scandalized din kayo na Brother Alvin, bakit kayo nag-aaway ni Father Darwin, kami nasasaktan, napiktahan. So I also say sorry to everyone. So my apology is not only to Team Maria, to the CFD National Board, to our spiritual directors, to the Catholic Church on in general, but also addressed to the faithful. So para to sa lahat ng laiko, lalaki at babae na napiktahan sa bangayan namin ng Team Maria ni Father Darwin, at minsan sa CFD National Board, no, I also ask sorry, and I hope that you in your heart will forgive me. And again, I will ask, kita niya naman sa mga post ko dyan sa Facebook ko, na I always ask for your prayers for my apostolate, for me and my apostolate. Siguro yung iba dyan na nanalangin para sa akin, they also believe in my apostolate. So narinig din ang Diyos. Kaya ngayon, narinig ang Diyos ng Diyos ng ang ating panalangin kay Father Darwin, na he will really make a stand. Yun naman panalangin ko sa Diyos para kay Father Darwin. Narinig ako ng Diyos, kaya si Father Darwin kaninang umaga nag-make a stand in public. So that would also be time also in my part to do what I have to do, no?